mga idol, kamusta? Ang kampo ni Juan Manuel Marquez may namin sa laban kay Manny Pacquiao at ang prediction ni Rolando Romero. Pero bagong lahat mga idol, suportahan niyo naman ang ating channel. Maraming salamat po. So halos mahigit isang dekada na nga po mga idol ang nakakalipas matapos ginulat ng Mexican boxing legend na si Juan Manuel Marquez sa mundo ng boxing sports. Nang pinatulog nito ang Pinoy legend na si Manny Pacquiao sa bakbakan. Na sa mga panahon na yun mga idol, kinikilala ang ating pamisang kamao bilang pinakada best at pound for pound boxer sa buong mundo. At ayon mga idol sa article na nilabas ng World Boxing News, may negosyasyon pala na nangyari sa panglimang laban ng dalawang legend. Ayon ito mismo mga idol sa promoter ni Marquez na si Fernando Beltran. Sa katunayan nga nito mga idol, kaya may tentative date na ang panglimang laban ng Pinoy at Meksikano. Nagaganapin sa September 14, 2013. Halos siyam na buwan ito matapos ang pang-apat na laban nila. Mismo talaga mga idol ang kampo ni Marquez ang nagbigay ng chance sa Pinoy legend para makabawi sa laban. At syempre mga idol, tanong ng utang na loob na rin ito para kay Pacman. Dahil hindi naman daw ito nagdalawang isip na bigyan si Marquez ng pang-apat na laban. Matapos ito matalo sa kanilang trilogy fight. Kung saan hanggang sa ngayon mga idol, marami pa rin mga boxing experts ang nagsasabi na hindi na daw dati kailangan pa ni Pacman na lumaban kay Marquez sa pang-apat na beses dahil tinalo niya na nga ito ng dalawang beses sa laban at isa pa pa-retired na si Marquez sa mga oras na yon. Bagamat pinursigi pa rin ni Pacman ang laban dahil para mapatunayan sa lahat na wala talaga lutuan sa naging trilogy na laban nila ni Marquez. Bagamat ang plano sana na panglimang laban ni Marquez at Pacman nauwi na lang sa pagkalimot mga idol dahil habang lumilipas ang panahon na pag-isipan ng kampo ni Marquez na hindi na lang nila bigyan ng rematch si Manny Pacquiao kahit nag-offer pa ang top rank promotion ng $100 million sa Meksikano. Nang ibabaw kasi mga idol kay Marquez ang pride at mas mahalaga sa kanya ang legasiya niya sa boxing sports. At ang pagkapanalo nito kay Pacman via knockout ang nagdala sa kanya bilang top 3 greatest Mexican boxer of all time. At hindi na nito hinayaan na madumihan pa ito ni Pacman sa kanila sanang panglimang bakbakan. Samantala sa kabilang banda naman mga idol, Rolando Romero kumampi kay Ryan Garcia sa laban nito kay Tank Davis. Kung saan ayon kay Romero mga idol, walang pag-asa daw manalo si Tank Davis kapag natuloy ang laban nito kay Ryan Garcia. Isa lang daw kasi mga idol ang pinagmamalaki ni Tank Davis sa laban, ang pagiging power puncher nito, which is hindi niya naman daw ito naramdaman sa laban nila kahit knockout pa ang kanyang inabot sa bakbakan. Dehydrated lang daw talaga siya sa laban nito kay Tank Davis, kaya nang tinamaan ito ng sulid na suntok hindi kaagad nakarecover ang kanyang katawan. Bagamat sa buong round 6 ng kanilang laban mga idol, kitang-kita naman daw kung paano nito bugbugin si Tank Davis sa ibabaw ng lona. Partida pa daw mga idol, hindi pa sulit ang kanyang mga suntok. Kaya malaki ang tiwala ni Romero na si Garcia ang mananalo sa kanilang laban. Masyadong mahaba daw kasi si Bagito at marunong gumamit ng distansya sa laban. At higit daw sa lahat mga idol, 10 doble ang lakas ni Ryan Garcia kumpara sa maliit na si Tank Davis sa bakbakan. Man, people tend to forget that shit. No, Ryan's a fucking 10 times bigger puncher than fucking Tank. It's the truth.